Alright mga kapatid, maulan pa rin po ang Huwebes para sa maraming bahagi ng bansa. Naway ligtas po kayo at nakatutok ngayon sa amin sa sandaling ito. Ako po si Lord Rivera. At ako naman po si Denise Tan. And as always, we say here, stay dry and keep safe. We are all hoping for better weather soon. But for now, sit tight and join us for an afternoon delight. Okay, Thursday, October 24, and here in the NCR and in many parts of the country, classes and government work are still suspended due to severe tropical storm Christine. Unfortunately, not all of us are able to call their day delightful. Mm-hmm. Ano? Marami pa rin tayong mga... The worst is not yet over. Yes. As we speak, si Christine ngayon ay nandyan sa kalagitnaan ng Cordillera region, mm-hmm. sa Aguinaldo, sa May Ifugao. At mamaya po ay... pag-uusapan natin yan, yung landfall niya, kung ano naging epekto sa unang-una niyang tinamaan, ano, sa bahagi po ng Isabela, mm-hmm. kaninang 12 midnight. But ang ating delight of the day, although ito ay staple, no, ng maraming mga lugar na, let's say, nagpapatuyo at soaked in water mm-hmm. all day, this is the best. Hindi kasi kailangan ng maraming... ingredients, no? Again, yung nakahain natin ngayong hapon ay lugaw po para sa malamig na panahon. Mm-hmm. Yung lugaw, minsan pinagtatawanan, ginedenigrate. Mm. Ang lugaw din, when needed, ay kayang mag-deploy ng pagliligtas at comfort when needed. Alright. So, mga kapatid, steady lang po tayo dito. We'll bring you updates na may kinalaman po sa a severe tropical storm, Christine. Mm-hmm. All right. So, severe tropical storm Christine continues to move over the Cordillera Administrative Region. Christine was last spotted in the vicinity of Aguinaldo, Ifugao. It is packing wind speeds of 95 kilometers per hour and gustiness of up to 115 kilometers per hour. Christine is forecast to cross northern Luzon over the next 12 hours and may emerge over the waters west of Ilocos Region this afternoon. Signal number 3 remains in effect over parts of Luzon, including the Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Signal number 2 is also in effect over some areas, including Metro Manila and Isabela, where it made landfall. Meantime, parts of Luzon and Visayas are under signal number 1. All right. At this point, we're checking in on Isabela, where severe tropical storm Christine made landfall early Thursday. And for this, we have Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Attorney Constante Foronda Jr. Attorney, kahapon pa ho kayo nagpapa-unlock. Maraming salamat po. Kamusta ho ba ang power at ang supply po ng tubig ngayon? Wala pong problema dito sa Isabela in terms of power at Tubig, I mean, the domestic na tubig. Yung power, sometimes meron pong mga interruptions. Dala ng, kapag nag-trip po yung system ng electric cooperative or pag nasira po yung kanilang mga transformers. Pero generally, normal po yung kuryente dito sa amin. Mm-hmm. Attorney, just to clarify, potable water po, wala rin pong kamusta po yung supply noon at kamusta rin po naman yung signal for communication po with the residents there? Wala pong problema. Both. Mm-hmm. Sir, kanina si isang panayam, sabi niyo po, ang teorya, nakatulong po kamo yung mountainous... Sierra Madre. Sa Sierra Madre, yung mga kabundukan po dyan, yung nagpa-disperse kahit pa paano ng lakas si Christine. At tama po. Sa assessment po ninyo, personal assessment sa paghahanda po, kasi kanina narinig ko rin na mahirap po magpadala ng field reports kasi gabi na po nung ano, no? Pero kamusta ho ba ang so far ang paghahanda? This third day na po kaming nakahanda. Mm. In terms of three things. One, yung pong rescue. Pangalawa, evacuation centers. Apa. Pangatlo, yung pong relief items. Apa.
Yung sa response, lahat po ng 36 local DRRM offices ay nakahanda noon pa, 3 days ago. Mm-hmm. Nakahanda na po yung kanilang water search and rescue equipment, pati na rin po yung kanilang mga trained personnel na mag-responde sa kahit ano pong emergency, whether or not konektado sa Bagyong Christine. Mm-hmm. Now, meron po kaming interoperability sa mga LDRRMO na kung sakaling ma-overwhelm sila, they need additional equipment, additional personnel, tatawag lamang po sila sa amin at kami po ay mag-augment. Tungkol naman po sa evacuation center, dati na pong nakahanda ang dami, yung madami pong evacuation center sa buong Isabela, mm-hmm, na tumanggap po ng evacuees. Mm-hmm. Tungkol naman po, siyempre pag mayroong evacuees, meron pong kailangan magbigay ng relief packs, food and non-food. Tatlong levels po dyan. Apa. Unang-una, bawat po LGU, 36 LGU sa Isabela, meron pong kanya-kanya stockpile ng relief items. Apa. Tapos probinsya, meron din. Yung local office po ng DSWD, meron din. So, unang pong mag-distribute ng relief packs ay yung mga LGUs concerned. Kung sino po ay kapusin, tatawag po sila dito sa amin, sa mm-hmm probinsya, at kami po ay mag-augment. Mm-hmm. Kapag kami po ay kinapos naman, tatawag kami sa DSWD para sila naman po mag-augment. Mm-hmm. Nandun pa lang po tayo sa level ng LGU ngayon. Mm-hmm. Wala pa pong tawag pang augmentation po galing sa probinsya. Attorney, nabanggit niyo po yung evacuation centers a while ago. May numero po ba tayo? Ilan po ba yung nakasetup ngayon na evacuation centers sa probinsya? At nasa ilan na rin po yung evacuees na meron ngayon? I don't have the exact number, mm-hmm, dahil some places have multiple, mm-hmm, evacuation centers. But there are 1,018 barangays and each of them have their at least one evacuation center. Mm-hmm. Tapos bawat LGU na city and municipality, meron din silang at least one evacuation center. Ang probinsya, meron po kaming 5 malalaking evacuation centers. Mm-hmm. Of course, sir. I'm sure ang kasaysayan po ng inyong lalawigan, eh, no? Ang Ulysses, ano pa ba, Megi, ang titindi po ng mga nagtatamaan dyan at hangin po normally ang mga damage, ano? Pagdating Apo po dito kay Christine, ito naman dala ay ulan. So, naging manageable po kahit papano dahil ang sa bagay. Pero signal number one sa ibang lugar, mm-hmm, sapat na para mag, ano, no? Para magpinsala. Mm-hmm. Pero, Apo, yes, lalo po sa may bandang Bicol area. Opo, tama po yan. Hindi man po tumawid doon itong si Christine, mm-hmm, pero grabe po yung dinanas nila doon. Opo. Now, siyempre, ini-imagine ng mga tao, kung ganito sa Bicol, mm-hmm, na hindi naman dumaan ng Christine doon, mm-hmm, mas grabe sa Isabela dahil dinadinaanan. Yep. Pero hindi po ganun eh. Mm-hmm. Actually, ako ngayon ay nandito sa parking area. Opo. Open air parking area ng Emergency Operations Center. Apo. Hindi po ako nababasa. Mm-hmm. I see. Yung pong tumitingala ako ngayon, tinitingnan ko yung mga sanga po ng mga puno ni halos hindi gumagalaw. Mm-hmm. Tinitingnan ko po yung kanina, yung satellite map ng DOST. Apo. Wala na pong rain clouds over Isabela. Mm-hmm. Either that o nasa gitna sila ng mata. Mm. Okay. Attorney, okay. Wala na po. Nasa Cordillera na po yung mata ng itong si Christine. Attorney, kanina may mga footage po na may mga tulay pa rin na inabot ng tubig. Nag-subside na ho ba, I suppose? O may mga lugar pa rin bang unpassable? Hindi po. Ganito po yan. Yung mga tulay na yon ay mga overflow bridges. Apo. Na sadyang mababa. Ah,
dahil mas low cost po yung pagpapagawa noon. Parang temporary po na tawiran ng mga tao yun. Apo. Habang naghihintay na magawa yung proper na bridge. Kaya mababa po yan. Para tumaas po ang level ng Cagayan River, nagsasubmerge po yun. Apo. So ngayon, hindi pa po nag-emerge yung mga overflow bridges na yon. Pero hindi naman po ganun yung inconvenience na dala. Dahil meron po silang hindi naman kalayo ang alternate route. Alright. Okay. Attorney, habol ka na rin. Meron din po ba kayong estimate to the damages of the infrastructures and agriculture dahil po dito kay Christine? Infrastructure po, I do not expect any report saying any damage. Apa. Ang hinihintay po namin ay crop damage. Ang Isabela po ay may dalawang main crops. Apa. Corn and rice. Yung corn, wala pong ganong problema dahil bago po magkabagyo, 87% ay na-harvest na. Apa. Ang standing crop po ngayon ay rice. Nandun po sila sa stage na medyo matangkad na. Kapag nahipan ng malakas na hangin, ay dumadapa. At kapag dumapa, nasisira po yung rice. Saka nandun sila sa stage na flowering, kapag nabagyuhan, eh hindi po nagmamature yung butil ng rice. Inihintay pa rin po namin yung damage report. Dahil malawak po yung ating rice plantation, abutin po sila ng ilang araw para makumpleto po yung kanilang damage report. Opo, opo. Okay, yung tabako ho ba, kamusta dyan? Eh, buhay pa ho ba yung industriya ng tobacco sa Isabela, sir? Hindi na po ganun hindi na po ganun kadami ang opo. Mga tobacco plantation dito. Opo. Marami rin na damage kasi past mga bagyo, no? Mga tobacco plant, mga plantations. Pero ang Cagayan River Basin, sir, kamusta ho ba? Nag-stabilize ho ba yung height? Tumataas pa rin po dahil may mga ulan pa rin sa mga kabundukan. Ayun. Na bumababa papuntang Cagayan River. Opo. Hopefully, dahil lumalayo na at wala na yung rain clouds over Isabela, hopefully, mag-recede na. Opo. Okay. Sir, bilang isang DRRM officer na to, at ito at tumama sa probinsya po ninyo, when everyone is asleep, kayo po mismo, kailan lang kayo pwedeng matulog? Paidlip-idlip po. Pag may mga bakanteng panahon, inanako ko po para makatulog ng konti. Pero mamaya, gigisingin din ako dahil may mga issues. Pero nakaganda rin po yung timing ng pagdaan ng Christine dito dahil gabi, yung mga tao po nasa kanilang mga tahanan, opo. Wala po yung pakalat-kalat sa daan na pwede pong tamaan ng debris. So wala po kaming casualty. Alright. On that note, nagpapasalamat po kami sa inyo. Ang at ating Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Attorney Constante Foronda Jr. Sir, maraming salamat po. Salamat din po. Thank you, sir. Ayan. Alright, ngayon naman, oras na kung na nating silipin kung ano-anong mga areas ang maulan ang ngayong Huwebes. Let's see, live weather tracker, wendy.com. Oo. Eh, halos lahat maulan eh. Oo. Pero itong kung saan ito nagda-darken, ano? Ang mga kulay, yan talaga dyan na naka-concentrate talaga yung pag-ulan, Denise. Ano? At sinasabi nga, ito may bahagi ng Mindoro at sa Batangas. No? Babagsak ang ulan dyan, pero ang dapat daw maghanda ang bandang Pangasinan daw kasi torrential ang buhos, ang maging buhos ng ulan. Well, as of this afternoon, ina-expect na lalabas na ito ang sa Philippine landmass at isa sa Luzon, ano? Dito banda. Itong si Christine. But hindi ibig sabihin nun, the worst is over kasi dadaan pa ng tubig yan at dahil sa laki ng kanyang diametro, eh maaring Friday pa daw, bukas pa, lumabas ang Philippine Area of Responsibility
Ang speed niya from 30 naging 25 lang na lang ata. So mabagal pa rin yan, Denise. Oo, ano? Ang daming pang mahahatak eh. Pag mabagal nga, di ba? Yun yung pinag-uusapan natin kahapon. Wag, mamaya pag-uusapan pa natin yung isang nagpaparamdam pa na low pressure area outside the Philippine Air Responsibility at baka magparamdam pagdating ng araw ng Linggo. At kung mag-develop na, tatawagin siyang bagyong Leon. Leon. O mabangis. So, dito po, ngayon nasa may Ifugao banda itong si Christine. At kaninang 12 midnight, tumama po sa Divilacan sa may Isabela. At ngayon, tumatawid siya doon sa norteng bahagi, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin yan, ay hindi apektado ang mga lugar dito po sa baba. Isipin mo, tayo ay nasa Metro Manila. Oo. Tingnan mo yung pulimdim. Oo, sobrang, tsaka sobrang lakas ng ulan. Yes. At tama yung sinabi dati, no? In-explain sa atin ng PAGASA weather forecaster, yung kaibahan ng habagat na ulan versus yung ulan na sanhi ng isang weather disturbance ng bagyo, no? Agayan ito. Pero tingnan mo, yung bluish yan, bluish, yes. Blue, yan mga ulan-ulan yan eh. Oo. Sa Tarlac, so maulan, sa Baler, of course, Santiago, Isabel, Baguio, mamaya makausap po natin ang kanilang alkalde at ang mga lugar po doon. Sa Lawag, Apari, Tuguegarao, lalo-lalo na, nako. At hindi pa rin daw bumababa yung Cagayan River Basin. Kung ano epekto niyan, malalaman po natin mamaya. Rojas City din. Ang dami talaga apektado. Yes. Anong buong bansa talaga. Correct. And look, yung Palawan, yung lugar na hindi mo napupuntahan, affected rin. Oo. O, Samar, Catbalogan, Leyte, affected. Alright, mga kapatid. So, yan muna. Whatever happens, mag-ingat po. Always stay tuned sa inyong mga, kung saan sila nag-ano ng kanilang weather information. At sa PAGASA, kaka-issue lang nila ng as of 2 p.m. ng kanilang weather bulletin. So, yun nga, yung sinare natin mga info kanina. Pero ina-expect na baka bumaba pa sa tropical storm na lang, no? So from severe, yeah. From severe. So ang severe ay 89 to 117 kph. So baka bumaba, i-downgrade. Pero ang takot nila ay pag tumama na sa tubig ito, they're not actually crossing out the possibility na maging tumaas pa. Gain strength and intensity. Anyway, ano bang sabi ng mga viewers natin? Kahapon, silipin hindi na nagkaroon natin ng pagkakataon. Ano? Nabas na yung mga hirit nila. Sana po okay lang po kayo. We'll be checking in on other areas of the country. Pero ngayon, oras muna silipin natin kung ano yung masasabi ng ating mga viewers. Ano? Of course, we do have live stream over at YouTube, Facebook, and TikTok. Hello, Elmo Cardenas. Sir Lord Luga with Egg Talk, what baboy? Yummy. Let there be light. Mabuhay po kayo. Keep safe po sa lahat. And kitang-kita may itsura natin, no? Very apocalyptic yung ating background. Ang dilim, oo, sobrang dilim nga. You would think that it's midnight or before dusk. Si Alex Fuentes, of course, as usual, sabi niya, I'm listening and I'm watching. Si Ralph Domingo, may sinend din siya na hashtag together at home. Oh, yung mga nasa bahay po, please. Yan ang the best. Oo, please stay dry. Pero keep ang dami safe. Pong kapunta ng mall. Nalaman ko yan dahil mabagal ang papasok sa parking, no? Mahaba ang pila. And a lot of people are actually taking this opportunity na siguro mag-shopping dahil... Or baka kumuha ng supplies also. Pwedeng mag-stock ng mga kung ano-ano. Yes. Alright. So, more updates on the track and the effects of severe tropical storm Christine after this break. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Sana po makatulong yung emergency hotlines that we flashed. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright guys, for the latest on severe tropical storm Christine, we have PAGASA weather forecaster Lori De La Cruz. Hello Ma'am Lori, magandang hapon. Alam ko po, super busy kayo. Pero okay, ang status po ni Christine ngayon, nasaan ang mata niya? At...
ang mga dapat asahan po? Good afternoon, sir, at sa mga kababayan natin. Si San Tony 15 ay nasa labas ng landmass. So nasa tubig na po ito, coastal waters ng Santa Cruz Ilocos Sur. At sa kasalukuyan po ay taglay pa rin niya ang lakas ng hangin, umaabot sa 95 kilometers per hour near the center at gustiness na 145 kilometers per hour. So ang movement niya mabagal pa rin, southwestward at 15 kilometers per hour. With that, yung signal number 3, nakataas pa rin ho ngayon sa Benguet, Ilocos Sur, La Union at maging sa Pangasinan. Signal number 2 naman sa Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ispugao, Mountain Province, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, and the western portion of Batangas. The western portion of Quezon kasama ng Polillo Island sa Cubang Island. Signal number 1 pa rin sa Laguna, rest of Batangas, rest of Quezon, rest of Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion of mainland Palawan, kasama ng Calamian Islands, Puyuan, Calayan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, and Masbate, including Tikaw and Burres Islands. Aklan, Capiz, Antique, kasama ng Caloya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar, and Northern Portion of Samar. Sa mga napagdating nating lugar, doon po ay posible pa rin maranasan ang mga pagbugso po ng hangin maging ang mga pag-ulan na dulot ni Christine. So, ibig sabihin, kahit na ang mata nito ay nasa dagat na, yung radius niya na hagit pa rin most parts of the Luzon and Visayas. Hello, Ma'am Lori, ito po. Siguro maraming nagtataka. Ngayon, nakataas po ang red warning level ng pag-ulan po. Hindi po dyan sa bahagi na dinadaan ngayon ng Christine. Pero Batangas and Cavite at ang red warning level means be prepared to take action at may serious flooding daw na mga posible. Ma'am, so baka may paliwanag. Bakit nandun yung bagyo pero ganun kalapad talaga na umaabot po ang mga pag-ulan dito sa bahagi sa may Katimugan? Ope, kasi po kung mapapansin po natin sa satellite, yung karamihan o concentration po ng mga pag-ulan ay dito po natin nakikita mostly sa southern and southwestern portion ng bagyo. So in reference doon sa location ngayon ng bagyo, yung ilalim niya, yun po yung masyadong maulan. So kasama po tayo doon actually Metro Manila, some parts of Central Luzon, at malala ngayon yung mga pag-ulan na in-expect natin sa Batangas at Cavite. Dahil ayun nga po, bukod dyan dahil nga sa ilalim concentrated yung mga pag-ulan ng bagyo, bukod dyan may southwesterly pa tayo, yung parang humahatak, nahatak pang southwesterly. Ma'am Lori, sorry po, yes, ma'am. Po. Opo, pasensya na po. Pero parang muffled po yung tunog ng ating yung reception po sa phone po natin. Baka pwede pong papihit po ng konti, ma'am. Kasi sayang po eh. Papihit? What do you mean, sir? Sorry po. Okay, Ma'am Lori. Sige po, inaasahan daw na this afternoon ilalabas na ng landmass no? Sa, ng Luzon itong si Christine. Pero ang warning po ninyo ng pag-asa, hindi pa rin dapat magpakakampante. Ano ho ang maaring idulot na pinsala kahit nasa ganong sitwasyon po, ma'am? Yes, kahit nasa labas na po ng landmass ang sentro nito, yung kalahati nito halos ng yung kalahating parte ng bagyo halos sakop pa rin yung Luzon and some parts of Visayas. Mm-hmm. So ibig sabihin yung radius niya affected pa rin tayo. Yung sentro lang naman po yung lumabas Opo. Sa landmass. Opo. So possible pa rin yung gusty winds, mga pagbugso ng hangin at lalong-lalong yung mga pag-ulan. Okay, Ma'am Lori, kamusta naman po yung may binabantayan po tayo ngayon ano na isa pang low pressure area na ang pangalan ni Leon ano? Ano po ang Leon pa rin po ba ang pangalan nito pag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility? Opo, pag pumasok po ito sa ating Area of Responsibility, we will name it Leon. Opo. Pero ma'am, dalawa lang daw pwedeng puntahan ano? Either sa diretso sa Japan or kakaskas daw or sasadsad sa northern part ng Luzon? Yes, tama po. Opo. Ito ba ay medyo ligtas naman ba kahit paano the rest of the country or maaari pang mag-iba po ng takbo? Opo, honestly, too early naman po to tell a definitive track of this
weather disturbance dahil medyo malayo, may kalayuan pa. Pero yun nga ang senaryo, posible yung northern part ng Luzon. Kung kumas kasi ito sa northern part of Luzon, of definitely affected pa rin ang northern at central Luzon. Mm. Ma'am Lori, okay. Paano lang po, ano, kung may mga datos sa ho kayo, bakit ho ganun katindi ang binuhos na ulan ni Christine doon sa Naga at sa Kabikulan kahapon? At nasa 300 daw yung average, ano? At ito pa, ano ba yung mga lugar na dapat maghanda for possible torrential and heavy rains, ma'am? Well, regards naman po sa nangyari na mga pag-ulan sa Bicol yesterday, the other day and yesterday, kung makakita kasi natin yung pagkilos ng bagyo, masyadong mabagal. So, in a sense, ay nababad po yung landmass ng Bicol region sa ranges nitong bagyo. Nataon pa na natapat po sa kanila yung talagang napakaraming ulan na parte ng bagyo. And yun nga po, napakabagal, halos 10 to 15 kilometers per hour lang ang kanyang naging pagkilos. So, hindi siya gaanong umalis sa area na yon. So, very exposed yung landmass. Iba talaga yung mabagal, mama, no? At lalong-lalo na, ngayon, dumadaan sa dyan sa Cordillera. At kung yung mga kabahayan na nando, naka-perch, let's say, sa mga very fragile na mga kalupaan, dapat po mag-ingat. Anyway, ma'am, lalabas na po ito, itong last lang po, si Christine po, ay lalabas na ng Philippine Air Responsibility. Bukas, no? Sinasabi bukas po. By then ba, pwede na tayong makahinga? Actually, hindi rin pa po... Totally. Kasi kumbaga posible pa rin makahagip ng radius yung western part of Luzon eh. Mm. Dahil sa lawak ng radius niya. So, okay. We will see po by then. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Ang ating PAGASA weather forecaster, Lori De La Cruz. Thank you, ma'am. Now, here's a quick rundown of stories on One News. Transportation Secretary Jaime Bautista says that airports in Daraga, Verac, Masbate, and Naga are operational and ready for the air transport or relief goods in the Bicol region. CAP personnel are also on standby to assist with flights as necessary. The gates of 5 dams in Luzon have been opened as severe tropical storm Christine continues to bring heavy rainfall. These include Binga Dam, Ambuklaw Dam, Magat Dam, San Roque Dam, and Ipo Dam. And the Department of Trade and Industry has enforced a 60-day price freeze on basic necessities in areas under a state of calamity. Under the price freeze, essential goods will be sold at prevailing prices. Violators could face penalties of up to 10 years imprisonment or fines reaching 1 million pesos. In related news, the government is still monitoring the situation on the ground as severe tropical storm Christine lingers in the country. And for this story, we'll be bringing in our Malacanang mobile journal, Julie Baiza. Julie, how was the disaster briefing kanina ng iba-ibang ahensya ng gobyerno? Ano yung mga key points that dapat malaman? Lord, umabot sa 10 yung reported o napaulat na nasa uwi sa gitna nga ng pagtama ng bagyong Christine. Ayon yan kay OCD Director Edgar Posadas. Yung 10 reported deaths mula yan sa La Union, Quezon, Albay, Naga, Catanduanes at Masbate. Siyam dalawang injured o nasugatan. Nilinaw ng OCD na for validation pa yung mga naturang bilang. Pagdating sa rescue operations, may paparating daw na reinforcement mula sa Southern Luzon. May nakapreposition na rin na air assets sa Villamor Air Base at Cebu, nalilipad pa Bicol sa sandaling gumanda ang panahon. Sa panig naman ng DS... Alright, naputol po ang signal natin kay Julie Baeza. Babalikan po natin mamaya. Mm-hmm. Pero okay, she was supposed to report doon sa briefing with key government agencies. Ano? Kina-update yung mga efforts, no? At sa... pag-tugon dito sa mga nasalanta ni Bagyong Christine. Oo. Okay, I think Julie is back. At makakausap na natin ulit siya. Julie? Again, isa doon sa mga nabanggit ni Julie, no? Unfortunately, it's nandiyan na ba? Julie, come in, Julie Baiza. Yes, Lord Denise. Yun nga, gaya nung sinasabi ko kanina, no? 10 na yung reported deaths habang...
siyam naman yung nawawala. Pagdating sa rescue operations, may paparating na reinforcement mula sa Southern Luzon. May nakapreposition din na air assets sa Villamor Air Base at Cebu, nalilipad pa Bicol sa sandaling gumanda daw yung panahon. Sa panig naman ng DSWD, tiniyak nila na may sapat na family food packs o pagkain nga para sa mga apektadong residente. Buong taon daw kasi na nakapreposition na yung relief goods, alinsunod na rin sa utos ni PBBM. Nakasentro ngayon yung relief operations ng government natin sa Naga at saka iba pang bahagi ng Kamsur. Bukod naman sa pagkain, meron na din daw ng mga water filters para matiyak na may mga malinis na tubig din yung mga residente. Sa ngayon, binabantayan din ng Napo Corps yung Binga Dam, ang Buklaw at saka San Roque na nasa minimal spilling operations. Ibig sabihin, tig 0.5 hanggang 1 meter na bukas yung gate dito para matiyak na may sapat na reservoir yung dam kapag dumaan pa yung bagyong Christine doon sa area. Kontrolado naman daw yung pagpapakawala ng tubig para hindi magdulot ng pagbaha sa low-lying community sa paligid ng dam. Or Denise? Alright. Okay. Ano ang schedule ng Pangulo for the rest of the day? Sa ngayon, wala ng schedule si PBBM for today. Yung nakalatag na schedule niya ay 2 events tomorrow, pero tinitingnan pa natin, ano, very fluid pa kasi biglang nakakancel yung mga scheduled events for possible another briefing o kaya ay pagbisita nga sa mga nasalanta ng bagyo. Alright. Maraming salamat sa oras mo. Ang ating mobile journal, nakabase po dyan sa Malacanang, si Julie Baizan. Thank you, Julie. Now, Typhoon Christine has unleashed its strength overnight in Metro Manila. News 5 correspondent Dave Abuel with a full report. Bandang alas 2 ng madaling araw kanina, abot dibdib na baha ang sumalubong sa mga rescuer sa Barangay 32 sa Maypaho, Caloocan. Agad nilang sinagip ang 5 pamilya. Ito yung lubid na inilalatag ng barangay tuwing malakas ang ulan. Dito daw kumakapit yung mga residente at saka mga rescuer tuwing tumataas ang baha. Yun nga lang, ang ilang kawani ng barangay na tumulong sa paglikas, nagkasugat naman sa binti at paa. Ang isa sa na-rescue na si Rosemary, umabot daw hanggang second floor ng kanilang bahay ang baha. Sabi ko, eto na naman yung baha. Eto na naman kami. Pangalawang inabot na po yan. Yung nakaraan din po, inabot na rin po yung taas namin. Sa Ama Bini Street, kita naman ang pagragasa ng baha. Hirap makausad ang ilang motorista sa hanggang hitang tubig. Tumaas din ang baha sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, pasado alauna ng madaling araw. Mga truck lang ang nakakalusong. Hanggang bewang naman ang baha sa Banawi Street, kaya hindi makatawid ang maliliit na sasakyan. Hinarangan naman ng fire truck ang kalsada sa bahagi ng Dituazon dahil lubog na rin sa tubig ang kalsada. Miyerkules pa lang ng gabi, nagkaroon ng preemptive evacuation sa 11 barangay sa Quezon City. Isa sa mga naging evacuation center ang San Francisco Elementary School na pinuntahan na ni Tatay Leo bago pa bumuhos ang ulan kagabi. Maganda nga, maluwag pa kami rito, baka mamaya siksikan na yan dito. Malapit sa ilog ang Barangay Del Monte, kaya isa rin ito sa 10 barangay na mga pinakabahain sa lungsod. Pero kwento ng isang kagawad, may ilang mga residenteng ayaw talagang lumikas. Takot daw silang iwan ang bahay at baka raw manakawan. Gamit lang yan, no? Material lang yan. No, pero yung buhay nyo, no, yun yung mahirap pag nawala sa inyo. Kawawa naman yung pamilyang maiiwan nyo. Kanya-kanya namang latag ng karton at lona ang mga pasahero sa Northport Passenger Terminal sa Maynila. Dito na nagpalipas ng gabi ang ilang stranded na biyahero matapos makansila ang mga biyahe ng barkong patungong Visayas dahil sa masamang panahon. Kabilang sa mga apektado ang biyaheng Bacolod, nasa October 26 na raw ang biyahe. Maayos naman daw ang lagay ng mga stranded sa terminal dahil may electric fan at may charging area rin. May nagbibigay rin daw ng pagkain sa kanila. Sabi ko, dito na lang ako kasi kung uwi pa ako, mas lalong ano, magastos at saka mahirap magbiyahe. May dala kasi ako eh. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Alright, let's now check in on Benguet, particularly Baguio City, which is also on the path of severe tropical storm Christine. And on the phone now is Baguio City Mayor Benji Magalong. Magandang hapon po, Mayor. Kamusta po ang panahon dyan? And more importantly, kamusta po kayong lahat? Magandang hapon, Denise and Lord. Magandang hapon po sa inyong mga televiewers at mga listeners. Okay naman dito sa Baguio right now. Ang amount of rainfall ranges from about 4 to 5 millimeter pa lang.
In fact, we were expecting na magkakaroon ng heavy rainfall at 3 a.m. this morning, pero hindi nangyari. And looking at the recent forecast, lumalabas na mararamdaman namin yung malakas na ulan starting 7 or 8 p.m. this afternoon. Mm-hmm. Or tonight pala, tonight. Opo. Tapos yung amount of, yung wind naman, the long... Mayor? Mayor Magalong? Oh, parang nawala yung connection natin. Kay, oh, pero yung unang sinasabi ni Mayor, no, parang mas okay. So far, okay. So far, mas okay yung status. Pero expect nila that things will start to go rough and roll dating na 7 or 8 p.m. Oo, kasi nga nasa path siya nung dadaanan nitong severe tropical storm na si Christine. At palagi delikado yung ano, ha, mga paggabi tumatama kasi mahirap kumilos. Mm-hmm. Oh? At maraming yung either okay yung iba kasi at least sa isang lugar lang, hindi pa kalat-kalat. Or delikado rin para sa mga nandoon sa mga kabahayan na nasa, sabihin natin, ng medyo danger zones pagdating sa mga location. At isa nga, itatanong natin mamaya kay Mayor Magalong pagbalik niya, kung kamasa yung tinatawag na Barangay Lower Quarry. Mm-hmm. Diba? At yun daw talaga ang isa sa mga flood-prone areas at merong 13 barangays na affected dito. Mm-hmm. At marami rin curious, may mga events o mga... Itong weekend na kung nais silang magbakasyon, paakit ng Baguio, kung kamusta. Well, we'll get the answers. I believe Mayor Magalong is back. Mayor, you were saying po. Hello. Yes, Denise, yes. Right now, dito naman sa Baguio, ang panangit ko nga kanina, we're still experiencing mga 4 to 5 millimeter of rain. Yung wind velocity naman, nandun pa lang kami sa 7 miles per hour. Pero high altitude siya, kaya hindi gano'n namin nararamdaman. Mm-hmm. We're okay in the city of Baguio. We're expecting heavy rains to start at around 7 p.m. to 8 p.m. tonight. Mm-hmm. And this will last until about 6 a.m. the following day. Okay, may larawan po kanina, sir, na pinapakita na nag-i-inspect kayo doon sa Barangay Lower Rock Quarry. No? Bakit ho ba yes, critical yung area na yon, sir? Pakipaliwanag po sa amin, sir. Kasi yun yung... flood-prone area namin. If you notice, merong isang malaking tunnel doon. Mm-hmm. At kailangan namin i-maintain yung cleanliness ng lugar na yun dahil doon talaga napupunta yung tubig na nanggagaling sa mga 13 barangays. Mm-hmm. At kung napansin mo, siguro mga 10 years ago, talagang yung lugar na yun, yung city camp ang tawag namin doon. Yun talaga yung flooded area. Opo. Mayor, what about, has there been any reports of landslides or impassable roads around Baguio po? Wala pa naman ngayon. Sa wakas, sa awa ng Diyos, wala naman. Mm-hmm. At close pa rin ang Canon kasi ginagawa pa naman yung diversion road niya. Opo. Pero lahat ng roads going in and out of Baguio except Canon, open pa. Mm-hmm. Actually, sir, sa Baguio nga, di ba, kahit walang mga typhoon o bagyo mismo na may signal number, a few weeks ago lang may mga sasakyan na nalubog sa baha dahil sa malakas na ulan. Ano? Sir, ano ba napapansin po ninyo? Teorya lang po ninyo, parang yung overdevelopment ho ba dito? Kasi yung eksena na may baha doon sa ibabaw ng kabundukan ay parang napakahirap yata i-reconcile para sa maraming mga tao. No? Pero paano ba humahantong sa ganun, sir? Apo. Tama yun, Lord. Ano? Tama yun. Alam mo, pag sinabi nga nila nalubog ang Baguio, malamang lubog na yung buong Pilipinas. Mm-hmm. But anyway, yung nakikita mo na nalubog na maraming sasakyan na palutang-lutang, yun Opa. Yung sa Lower Rock Quarry. Mm-hmm. Ang nangyari kasi doon, pinayagan na mag-park yung mga sasakyan, so na-block yung flow ng water. Mm-hmm. Nandun yung aming tunnel. Opo. Kaya clean na namin yon, bawal na mag-park doon. Kaya tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Ang magandang development is dati-rate, napakaraming basura na naiipon doon. Ngayon, halos isang wheelbarrow na lang ang nakolekta namin kanina umaga. Unlike in the past na siguro mga tatlong truck na naiipon namin doon. All right. Well, maraming salamat po for talking to us here on Afternoon Delight. Again, that was Baguio City Mayor Benji Magalong. Stay safe, sir. Salamat po sa oras niyo. Thank you, Denise. Maraming salamat. And Lord, thank you. Thank you. Yan po ang Mayor ng Baguio City,
Benji Magalong. Speaking of NCR, nako, ito naman. Let's check in on the situation in Manila, the city of Manila. We have Mobile Journal. Si Merrimon Reyes. Merrimon, okay, nakahanda ka na bang sumuong na naman sa baha dyan sa Espanya o Sampaloc o ano pa? May mga evacuees ba dyan? Nako, Lord and Denise, so far, ready na tayo kung sakali kakailanganin na yung paglusong dito sa baha. Pero sa paglilibot natin at the same time, pagmamonitor din ng Manila LGU at makikita nyo rin sa aking likuran, so far, passable pa ang mga daanan, mga kali at main roads around Manila. Wala rin pa tayo nakukuhang any reports ng casualties na may kinalaman nga dito sa baha o kaya kay Bagyong Christine. So far, meron pa lang tayo na itatala ay yung bagay mga pagputol ng puno para nga hindi na ito matumba. At isa lang ang example nito ay yung ginawa kanina ng Manila GRMO sa may ospital ng Gat Andres. So far din sa mga nakita natin, nananatiling signal number 2 ang Metro Manila dahil nga sa light to moderate rain at malakas na hangin. Hindi na sa lugar kung saan tayo tumatayo ngayon sa may Espanya Boulevard, hindi humihinto ang pag-ulan. Siguro hihina lang ito, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos kasabay ng malalakas na hangin. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas, public and private schools, pati sa government offices. Pagdating naman sa mga pribadong kumpanya o opisina, nakasalalay ito sa pamumunuan nila kung sakaling sila ay mag-suspende ng kanilang mga pasok. Tuloy-tuloy din ang pag-repack ng DSWD ng relief goods para nga sa mga mangangailangan nito. So hindi lang dito sa Maynila, kundi sa buong bansa. Kasabay nito, para rin naman doon sa mga mag-aalala sa kanilang masasakyan, tuloy-tuloy pa rin ang pasada ng mga pangpubliko at pribadong mga sasakyan. Ang LRT din, naglabas din sila ng kanilang memo na tuloy ang kanilang operasyon. 9 o'clock yung huling biyahe mula Antipolo at 9:30 p.m. naman mamayang gabi ang huling biyahe mula Recto. May mga pampasaherong booth, jeep, tricycle na masasakyan pa rin sa mga lugar dito. At sa paglibot nga rin ng LGU kanina, ng Manila LGU, at nasabi rin ni Manila Mayor Dr. Hani Lacuna Pangan, so far yung mga main roads dito ay passable pa at wala pa nakikita ng pagbabaha. Ang meron lang dito sa mga naobserbahan din natin ay mga puddles, lalong-lalo na nga doon tulad sa mga huli natin ibinalita, yung mga malalapit sa mga kanal, sa mga may tambakan ng basura. Pero so far, tulad ng Magsaysay Boulevard, Espanya Boulevard, Quirino Avenue, San Marcelino, Calao, passable ang mga ito bukod na lang doon sa mga puddles na nabubuo dahil patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Pero bandang Caloocan, tulad ng isa sa mga nakausap nating residente kanina umaga, abot na halos sa unang palabang na kanilang tirahan yung tubig baha. Pero so far naman ay humuhupa na raw ang mga ito. Tulad naman dito sa pagmumonitor din ng Philippine Coast Guard, siguro ipasok na lang din natin ito sa NCR. Meron silang mga naitala ng ilang mga stranded na drivers, helpers, rolling cargo, vessels at ibang mga motor bangka. Pero so far naman, patuloy pa rin yung kanilang pagmamonitor at pag-obserba sa mga ito. Para naman sa mga ngailangan ng masisilungan, bukas dito ang ilang sa mga health centers sa kapaligid ng Maynila tulad na lang ng para nga doon sa mga ngailangan ng kanilang sisilungan, mga ngailangan ng medical assistance, pati rin ang mga ospital dito, public and private, lahat sila bukas at handa raw na tumulong hanggat maaari. Lord Denise, oh, pansin namin, Merrimon, eko, kung dumaan ka dyan sa may campus belt area, binabaan na ba yung mga, I suppose, ano, ito yung parang SOP naman, yung mga malalaking billboard, lalo-lalo na yung mga nag-a-advertise ng mga review center, mga ganyan, di ba? Yung mga review center na, hindi mo alam kung review center o nagmo-model ng mga kasuotan. Yes, Lord. So far, yung iba sa mga billboards dito, tinanggal na maaga pala. Pero hindi dito, lalo-lalo na doon sa mga malalaking billboard, makikita natin along EDSA. Pero so far dito, yung ilang mga tarpaulin, nakakapit pa. Pero so far naman, nakakapit pa naman ang mga ito. Yun nga lang, kung patuloy pa rin yung pagbuhos ng malakas na ulan, pati yung kasabay nga ng malakas ng hangin, chances are baka matanggal ang mga ito. Pero sa paglilipot naman natin, tuloy-tuloy pa rin naman na nakaantabay sa labas yung ilang mga barangay workers na nadaanan natin at mga nakausap natin kanina, nakaantabay daw sila, hindi lang naman para sa kanilang barangay, para sa kahit na sino raw na kung sakaling masastranded sa lugar na dito, handa raw silang magabot ng tulong. Everyone, just to go back to the yung mga tarps, no, tsaka yung mga billboards, safety hazard yan eh, possible risk. Ano, ano yung SOP, ano yung kailangan bantayan o makita before they actually take those down?
Yes, Denise. Bukod doon sa iba kasi, alam na nilang darating na itong hindi magandang panahon o yung si Bagyong Christine sa Maynila, maaga na nilang tinatanggal yung mga tarpaulin, yung mga billboards na nakaharang sa mga ito. Pero para sa ngayon na maaabutan ng malakas na hangin at patuloy na pagbuhos ng ulan, ilan sa mga tinitingnan dito ng mga nagtatanggal? Manila, may nakuha tayo na panandali ang alarm lang sa cellphone natin. Pero so far, para nga doon sa magtatanggal, ang kailangan nilang tignan ay kung mayroon bang linya ng kuryente, mga poste ng kuryente na posibleng mauryente sa mga magtatanggal nito. Kasi merong isang naitalangan na namatay dahil sa nakalawip daw na linya ng kuryente. So isa yun sa kinakailangan i-consider. Pangalawa, kung mayroon mga punong posible rin matumba para doon sa mga susubok lamang magtanggal ng mga nakapaskil na ito sa kanilang mga paligid. Aside from that, iba rin mga light materials na pwede rin gumuho, matumba, matanggal sa mga tirahan na nakatabi o mga establishments na malapit sa mga lugar na ito. Ito rin yung mga sinisilip ng mga otoridad na assign sa pagtanggal ng mga ito. Kaya maglilibot sila para mamonitor yung safety hazards sa kailangan malaman ng mga Manilenyo. Denise. Alright, magtatanong pa ako sana tungkol sa... Diba? Kung hanggang sa Baguio ba ay may mga pangangampanya, pamumuliti ka kahit paano nakakalusot. Pero that's for next time. Maraming salamat sa oras mo. Merrimon Reyes ang ating mobile journal. Mag-ingat ka, Merrimon, ha? Okay, now from Manila, let's go to Pasay. We have mobile journal Ivan Terinque on the ground. Ivan, kamusta ang sitwasyon dyan? Pops, Lord Denise, sa kalusukuyan, naranasan natin ang pag-ulan at malilim na kaulapan dito sa Pasay City. Ito nga yung kasunod. Epekto pa rin ng bagyong Christine na namamataan kanina ng alas 10 ng umaga sa bandang Mountain Province. Dahil dito, kahapon pa lang ng hapon, agad nang suspend din ng klase sa lahat ng antas mula public hanggang private school dito sa Pasay City upang makaiwas sa anumang pintala o panganib na maaaring idulot ng masamang panahon. Nakita rin natin sa mga social page ng mga ng lungsod na patuloy ang kanilang paghahanda. Kabilang dito nga yung pag-inspeksyon ng mga rubber boats at pagpupulong ng DRR Council upang tiyakin ang kanilang kahandaan sa pagdating ng mas malakas na ulan at hangin na dala ng bagyo. Hanggang sa kalusukuyan, wala pa tayong nababalitaan ng mga kalsada na pinabaha na dito sa Pasay. Pero patuloy nating inaantay o binabantayan ang sitwasyon na yan. Sa ngayon, hindi pa naman ganun kalakas ang ulan na ating nararanasan dito. Ngunit may malaking posibilidad na lalo pa itong lumakas. Lalo na simula kayo ng umaga ay madilim na ang kaulapan at kalangitan. Pero kanina habang papunta tayo dito sa location na ito, no, kanina, ramdam natin talaga yung intense, yung lakas ng hangin na ating na pumahampas dito sa lungsod ng Pasay. No? Pero yung ulan tuloy-tuloy kanina pa, no, simula ito tanghali hanggang sa ngayon. Kaninang umaga medyo okay pa naman yung panahon, pero pagdating nga ng bandang alas 12, ng 12 noon ay saka na bumuhos yung matinding ulan dito. Pops, Sir Denise. Marami pa pumupunta dyan sa mall, Ivan? Yes, Lord. Kanina may nakita tayo may ilan-ilan pa rin mga pumupunta dito sa mall sa may Pasay. No? Pero bibilang lang, hindi katulad nung the usual na pag Saturday, Sunday na napakarami. Pero ngayon, ilan lang. Pero may mga pumupunta pa rin dito nga sa mall dito. Parang sulitin nga, kahit paano, wala daw pasok yung mga estudyante ngayong araw. Kanina may nakita tayong mga pamilya na nagmo-mall. Nagmo-malling pa rin kanina dito nga sa may Mall of Pasay, sa may Pasay, Poplar. Ivan, no, sa likod mo nakikita natin mga ilan-ilan merong mga dumadaang mukhang pribadong sasakyan. Kamusta yung traffic flow and were you also able to check out yung mga pasahero, kunyari sa bus stations, mga ganyan? Yes, Denise, actually, pwede ko kayo iikot ngayon. Yo, go. So, pakita lang natin. Oops. Okay. So, makikita natin, ito private, ito nasa Diosdado Macapagal Avenue tayo. No? So, makikita natin, may mga bus pa rin, may mga jeepneys pa rin, meron pa rin mga tricycle na bumabiyahe dito. So, hindi kakulangan ngayon yung ating transportation. No? Makikita natin, marami pa rin mga sasakyan, may mga buses, at umiikot pa rin yung mga buses so tuloy-tuloy. So, in terms of for commuting, hindi naman nahihirapan masyado yung ating mga kapatid nating nagbabalak pa mag-mall sa kabila ng malakas na ulan ngayon dito, no? Pero ayan, makita natin may mga bus, jeepney at yung mga tricycle dito, no? Kanina nakita natin terminal, hindi kulang yung
hindi po lang yung mga masasakyan pa-uwi or paalis nung mall dito sa may Pasay. Actually, ang dami na naka-standby kanina. Ang kulang naman ay pasahero. Pastor Denise? Ba? Oh, sa Diwata kaya, pag kumaliwa siya papuntang Senate building, malapit na doon yung parisan ni Diwata. Oo. Oh. Puno kaya yun ngayon o kumunti na yung pila? Anyway, okay, Ivan, maganda sana. Ewan ko, nasilip mo ba, no? Yung nire-reclaim dyan, yung bahagi ng Manila Bay, kung tuloy-tuloy lang ba yung mga gawa doon, o talaga may deadline, nagmamadali, tuloy-tuloy lang yung ano ron, trabaho. Pastor, unfortunately, medyo may kalayuan tayo doon sa ginagawa or nire-reclaim na lugar doon sa may likod nga nung nga sa may Manila Bay. No? Unfortunately, hindi natin siya nasilip as of this moment. Pero baka mamaya, silipin natin dahil nga malakas ang ulan, matuloy-tuloy yung pag-ulan, chances are yung tubig dito tumaas and signa natin yung sitwasyon maya-maya. No? Mm-hmm. Dahil baka mamaya, magbago nga yung ihip ng hangin at yung lakas ng ulan dito. Samoa Arena, Ivan, Samoa Arena, I'm sure canceled ang mga events, ano? Athletic, musical, etc. O meron bang matapang na tumuloy sa kanyang event? Pastor, as of this moment, parang nakita ko wala naman na event today no sa may MOA Arena. No? So, unfortunately, walang event na ma-postpone or ma-delay dahil nga dito sa ulan na to. No? Pero, siyempre, payo na lang natin dito sa mga ating kapatid na babiyahe o lalabas pa rin ng bahay. Kailangan talaga lumabas ng bahay, magdala ng payong at kapote dahil hindi talaga may iwasan. Hindi na mabasa tayo ng ulan, lalo na sa ganitong panahon na tuloy-tuloy ang ulan at malakas ang hangin. Popsword. Alright, mag-ingat ka. Mobile Journal, Ivan Tarinque, nag-uulat live mula sa Pasay City. Alam mo yung UAP kahapon na banggitan natin na nag-cancel na sila ng ano? Anong event dapat yun? Basketball? Games, basketball. Oo, for everyone's safety. Anyway, we'll take another break. Magbabalik po ang Afternoon Delight in just a short while. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lord De Vera. Alright, isang inspiring na istorya. Pagsaludo sa mga guro na nag-alay ng panahon at libre na serbisyo nila para sa mga batang nakatira sa, get this, Manila North Cemetery. The story from Mobile Journal, RR Tobise. Ang sementeryo ay madalas kinatatakutan. Pero sino mag-aakala na sa ganitong lugar, ilang kabataan ang nagkaroon ng pag-asang mag-aral? Ito ang Manila North Cemetery. Libingan ng mahigit 100,000 namatay, pero ito'y tahanan para sa libu-libong buhay. Bukod sa mga puntod, makikita rin sa loob ang mga bahay, kainan at mga tindahan. Kaya ang mga nakatira rito, imbis na kapitbahay, kapit-nicho ang tawag sa isa't isa. Dala raw ng kahirapan, kaya dito na nila napiling manirahan. Ang ilang kabataan sa sementeryo, hirap mapaaral ng kanilang magulang. Pero ang iba, takot na rin lumabas dahil sa pangungutsang nararanasan. Kaya ayaw nang pumasok sa eskwela. Tinutokso nila na, sinasabi nila na hindi daw makakatapos ang pag-aaral kasi nga taga-sementeryo lang. Yung ibang mga bata rito sa eskwela, minsan sinasabihan sila na aswang, magkukulang, manananggal, ganyan. Inuulam daw namin. Mga bulalo, tinuguan. Nag-uulam kami na gano'n, pero yung totoong karni talaga ng baboy, manok. Pero hindi yung gano'n sa loob ng nicho. Sabi nila, ayoko nang pumasok. Kasi sabi nila, ano raw ako, aswang daw ako. Kaya naman, to the rescue ang ilang volunteer teachers ng Kapatiran Kaunlaran Foundation. Tinuturoan nilang magbasa, magsulat, at magbilang ang ilang out-of-school youth at iba pang batang nakatira sa sementeryo. Tinutulong ako sa sila sa pag-aaral. Pangarap namin lahat ng magulang dito, mailabas namin yung mga anak namin dito sa sementeryo. Mahigit isang dekada na nang simula nila ang programang ito. Ang ilan naman sa mga nagtuturo, dito rin sa loob ng sementeryo nakatira. Kaya kahati rin sila sa pangarap ng mga bata na bumalik ang kumpiyansang mag-aral at mamuhay ng normal sa labas ng sementeryo. At kung mayroon man daw silang mensahe sa mga taga-labas ng sementeryo, Hindi po porket naka-sementeryo kami. Dapat na kami ginaganyan. May karapatan din po mag-aral yung mga bata rito. May karapatan lang din po silang makipaglaro sa kapwa bata.
Lahat ng bata ay may karapatang mag-aral, anuman ang kanilang pinanggalingan, anuman ang sitwasyon ng kanilang tahanan. Mobile journalist RR Tubisi po, hatid ang mukha ng balita. Severe Tropical Storm Christine has reignited the bayanihan spirit among Filipinos. As we speak, several non-government organizations are mobilizing their resources and volunteers to help the victims of flooding, particularly in the Bicol region. Here are a couple of NGOs you can send your donations to. First is Alagang Kapatid Foundation Incorporated of our sister station TV5. We are flashing the bank accounts on your screens right now, so please do take note of the details. That's peso and dollar accounts for BDO and BPI and peso account for Metro Bank. All donations will go towards purchasing food and other provisions that will tide over flood victims as they go on the process of rebuilding. Another NGO helping those affected by Tropical Storm Christine is former Vice President Lenny Robredo's Angat Buhay. They are now accepting in-kind donations like food and potable water, hygiene kits, and other essentials which can be sent to their office at 84 Cordillera Street, Santa Mesa Heights, in Quezon City. All cash donations can be coursed through Kaya Natin Movement, a partner of Angat Buhay. You can use the QR code on the account details on your screen. As of this morning, Kaya Natin has raised over 7 million pesos in aid for Naga City. Mm-hmm. All right. So, sa oras po na 2:59, maraming salamat po sa pagtutok din sa binabati po natin si Tito Mike Policarpio. May tanong siya kung paano raw na-survive nating dalawa ang buhay Espanya nung tayo mga estudyante. Pero that's story for another time. Mm-hmm. On that note, yeah. Batiin ko na lang din. Hi, ma'am. Nanonood daw. Kaka-text lang sa akin. Hello. Nanonood daw siya. Hello, tita. All right, that will do it for us this Thursday, October 24. Thank you for watching Afternoon Delight. Keep safe and stay dry, everyone. I'm Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes De Vera. Mag-ingat pa rin po tayong lahat.